Wait lang! Uy! Uy! Oh my god, ito yung enzyme? Wow! Ano yan? Uy, hindi siya natatanggal! Oh! Tumagos siya sa gloves natin! Hindi na tayo infected? Hindi na tayo infected? Hindi na tayo infected! Thank you! Maraming salamat! Kamusta mga barkada? Tayo po yung nagbabalik sa Subnautica Survival mga kabarkada. At kung nakikita nyo naman po, kasalukuyan po tayong nagfa-farm ng iron cubes mga kabarkada. Kasi bala kong gumawa ng maraming iron battery at ng maraming iron supercell. Tama ba? Supercell ba yun o power cell? Hindi ako sure. Basta yung battery na malaki. Gusto ko yung iron yung battery natin. Kaya nagfa-farm po ako ngayon kasi ang bala ko ngayon mga kabarkada ay syempre, kailangan na po natin gawin yung pinagagawa sa atin ng CMP. Which is itong hatching enzyme. So kailangan natin hanapin lahat ng mga kabarkada. Which is alam ko naman kung saan nakukuha yung eye stalk, yung ghost weed, tsaka yung fungal sample sa pagkakaalam ko. Yung sea crown nang hindi ko alam kung saan nakukuha yan. So hahanapin pa natin yan. Pero syempre kailangan natin ng maraming power para mahanap natin yun. Kasi ang balak ko, yung cyclops natin mga kabarkada, ay papalitan ko na po ng mga batteries. Yung ayon, bakit hindi ako makalis? Ba't hindi makagalaw yung karakter ko? What is happening? Pero ang importante, makakuha tayo ng marami nito para magawa na natin yung binabalak natin. Tapos ang balak ko, yung cyclops mga kabarkada, ililipat na natin siya dun sa may alien headquarters para dun na lang natin siya ma-access. Kasi ang hirap idaan yung cyclops dito. At dahil babalik naman tayo sa surface, so dapat lang talaga na ilagay na natin siya dun sa may headquarters. Ayun, nakakagalaw na tayo. Oh my goodness. Kasi ang hirap mag-explore sa lugar na to. Tingin nyo, ang dami ko pang dadaanan. Kasi syempre, para po makapunta tayo sa lugar na to mga kabarkada at pabalik sa base natin, kailangan pa natin dumaan dun sa may mga lebiyatan, kailangan pa natin dumaan sa mga kuweba, ay may portal naman dito. So doon na lang natin ilagay yung cyclops natin para magagamit pa natin yung cyclops sa surface. Naririnig ko yung sea dragon pero hindi ko alam kung nasan siya. Talagang naglaho yung sea dragon simula nung sinubukan natin siyang katayin. So hindi ko na alam kung magpapakita ba siya ulit kasi nga binugbog na natin siya. Hindi na talaga nagpapakita kahit isa. Wala na akong makita sea dragon, natakot na sa atin. Well, actually, kung iisipin nyo, yung alien base sa may lava zone, eh technically, nagkakaruktong na yung mga portal dun papunta sa mga kailangan natin para sa hatching enzyme, diba? At syempre, kung nakikita nyo naman po, nalipat ko na po yung cyclops mga kabarkada dito sa may overworld ba? Ang tawag dito sa may ibabaw? Basta sa may surface. At dito ko na po siya ipaparking mga kabarkada. Which is technically, pwede naman tayong bumaba dito, tapos makakapunta pa rin naman tayo dun sa may Emperor, o diba? Meron pa tayong easy access papunta sa ating base. Well, actually, parang maganda nga na dito na lang tayong mag-base since yung base natin dun sa malayo, parang wala namang importante dun. Ang mangyayari lang naman, gigibayin ko yun tapos ililipat ko siya dito. Sa tingin ko, practical at the same time, mas makakatulong sa atin kaysa yung magta-travel pa ako papunta dun para lang magpabalik-balik sa kung saan man tayo pupunta. Ang pinaka-goal ko kasi talaga mga kabarkada ay makuha na natin yung hatching enzyme kasi gusto ko malaman kung ano yung mangyayari. At the same time, kung nakikita nyo naman po, yung mga battery natin mga kabarkada ay ion battery na at the same time, ion power cell na po yung ginagamit natin. Lahat yan, kung titingnan nyo, 500 out of 500 na po yung ating mga parapernalia. Bakit ako nalaglagan ng ginawa mo? Bakit mo ako nilaglag? At ang malupit dun mga kabarkada, yung cyclops po natin, yung ating mga prone suit at yung ating sea moth mga kabarkada ay power cell powered na rin po sila. Oh my goodness, na ion. Ion power cell na po yung mga prone suit natin, yung cyclops natin, yung simot natin, lahat sila. So nandito tayo ngayon sa may mushroom forest at alam ko dito nakukuha yung fungal sample. Dito ata sa mga mushroom na to. So kapag sinira ko to, ayun, meron na tayong fungal sample. Very easy. So meron na tayong fungal sample, yung bulb bush, pwede naman tayong kumuha. Pero alam ko meron na ata ako dito. Ah, hindi, naiwan ko pala. So kukuha tayo ng bago. So nandito tayo sa may bulb zone at alam ko dalawa pwede makuha natin dito. Bukod dito sa may common bulb bush, meron pa tayong makukuha dito eh. Oh my goodness, nakakatakot naman dito. Oh my goodness, ang lalim. Oh my goodness, help me. Oh, may egg! May egg, may egg. Wait lang. May itlog. Ano to? Hindi pa natin ito na-identify. Hindi pa. Oh my goodness, buti naman. Oh my goodness, ano itlog yun? Oh, nakakakuha pala ng ruby dito. All this time, marami palang ruby dito sa may bulb zone. Eh, sana dito na lang ako kumuha. Wala na ata tayong makukuha dito. Ito, ito, oh, daming ruby. Oh, grabe pala yung ruby dito. Ito, ngayon ko lang nakita to. Wait lang, iskan natin to. Spotted duckleaf. Oh, hindi pa natin nakikita yan. Oh my goodness, nagpakahirap pa ako sa ruby dati. Meron naman pala dito.
Ha? Ikaw, anong problema mo? So, dito naman yung lugar na hindi ko alam kung saan. Wait lang, ano to? Ito ba yung ice stock? Oh, ice stock nga. Oh my goodness, easy. Basic. Oh my goodness, meron na tayo ice stock. Balik na tayo. Yung hindi ko mahanap, yung sea crown, yun talagang hindi ko mahanap. So, ang kulang na lang natin, yung sea crown, tsaka yung ghost weed. Itong ghost weed, alam ko meron na ito sa base. So, nakuha ko na po yung withering seed. Kaso, ang problema natin, hindi ko pa rin nakikita kung nasan yung sea crown. So, kailangan natin talagang tignan lahat ng mga halaman dito. Kasi feeling ko, meron ditong sea crown. Kailangan lang natin maging unfamiliar. Kapag hindi ka pansin-pansin yung itsura, ibig sabihin yun yung sea crown. Kasi hindi pa ako nakakita ng sea crown eh. And of course, kung nakikita nyo naman po, tayo ay nasa Seamoth na para medyo mabilis tayo makapag-travel. Kailangan natin ng mabilis ang traveling system. Anako po, ayoko dito. Meron dito, Leviata na Reaper eh. Matapang ako kapag nakasyclop ako. Pag hindi ako nakasyclop, wala, takot ako. Baka sa reef back nakikita yung sea crown. Feeling ko dito ata natin makikita yun. Kasi di ba may mga halaman dito. Ayun, sea crown ba to? Ano ba to? The regress shell. Ano pa meron dito? Baka naman, sea crown na lang kailangan ko. Bigyan nyo na sa akin. Ano ba itsura ng sea crown? Ghost? Bakit? Di ba ako nakakuha na? Ay, magkaiba pala yung withering weed tsaka yung ghost. Oh my goodness, magkaiba pa pala yun? Ito pala yung kailangan natin hanapin. Mali pala ako na nakuha. Ano ba naman yan? Nanggigigil na ako sa laro na to. Ah, gusto ko lang matapos. Patapusin nyo na ako. So, nirecall ko pa lahat ng video ko para lang malaman ko kung saan ko huling nakita to. So, dito siya sa may blood kelp zone. So, meron na tayo ng ghost weed. Ang kulang na lang talaga natin ay yung sea crown. Saan ba nakikita yung sea crown? Pagod na ako. Gusto ko na ng sea crown. Ooh, feeling ko nandito yun sa may ilalim. Kasi karamihan sa mga hindi natin alam, dito natin nakita eh. Oo nga, sigurado ko dito yun feeling ko. Kasi lumiliwanag yun, diba? Parang, ayun, parang maliwanag siya eh. So, feeling ko dito natin makikita yun eh. Later. Alam nyo, habang patagal ng patagal, palapit ng palapit matapos tong laro na to, lalo ako nang gigigil. Naiinis na ako sa laro na to. Ayon sa Google, mga kabarkada, yung sea crown na grass, dito mo siya mauuha. Nanggigigil ako kung saan ako pumunta sa Subnautica, ha? Nilibot ko na buong mundo na ito. Nandito ka lang pala kung saan magsisimula, ha? Dito ka lang. Nilibot ko yung buong Subnautica, ha? Nanggigigil ako sa laro na to. Nanggigigil talaga ako. So, pwede na natin ilagay yung itlog dito. Tapos, hintayin natin siyang ma-hatch. Tapos, pwede na tayong gumawa ng hatching enzyme. Tapos, saan dito pwede? Ayan na. Hatching enzyme. Designed to trigger a hatching response. Oh my goodness. Eto na. Oh my goodness. Babalik na lang tayo dun. Let's go. Asan na yung simot ko? Andito na ako. Dala-dala ko na yung hatching enzyme. Handa ka na ba? Are you ready to see your baby? Eto na. Ilalagay na natin yung hatching enzyme at ano nangyari? Wow! Oh! Dami nila! Oh my goodness! Wow! Uy, pwede ko sinascan! Si Emperor Juvenile! Wow! Oh, ito na! Napalabas ko na yung mga baby mo. Punta tayo dun kay mami. Dito. Ang lupit! Ang cute! Ang sulit! Ang has! Lalabas na sila? Follow me to the end of the world! Are swimming for the shallows. Uh-huh. Of course. Their freedom is mine. Yes. What will it be like, I wonder, to go to sleep and never wake up? Ay, oo nga, ano? Perhaps next we meet, I will be an ocean current, carrying seas to a new land. Oh. A creature so small, it sees the gaps between the grains of sand. Oh my goodness. Farewell. You can now rest in peace talaga, legit. Oh my goodness. Asan na yung mga yang niya? Pumasok na ba sila? Ay, pumasok na sila! Wait lang! Uy! Uy! Oh my god. Ito yung enzyme? Wow! Ano yan? Uy, hindi siya natatanggal! Oh! Tumagos siya sa gloves natin. Hindi na tayo infected? Hindi na tayo infected! Thank you! Maraming salamat! Oh! Dito sila! Hindi pa kayo kakainin ng Reaper Leviathan? May Reaper Leviathan dyan eh. Baka kainin kayo. Yung mami nyo, natulog lang. Pag laki nyo, huwag na kayo papasok dito ha. Huwag na kayo papasok dyan. So, pwede na...
Oh, pwede na tayong umalis dito. Wait lang. Chill. Dali. Ang ibig sabihin ba nito? Pwede na tayong umalis sa mundong ito. Eto na! Madi-disable ko na tong quarantine facility. Tara dito. Hindi na ako infected. Bakunado na ako. Wow. Bruh. Ano? Not infected. Napagamot ko na itong lugar na ito. Ano na? Oh, sumarado na yung buong facility. Nawala na siya ng power, oh. Wait lang. Lunch break muna. Ako yung mamamatay pag hindi ako kumain. Uy, nawala yung mga si Emperor. San sila nagpupunta? Pero nag-iwan sila ng mga enzyme mo. So okay na din. Pero, asan yung mga si Emperor? So nagbabalik ako sa Aurora, mga kabarkada. Kasi kaka-upload ko lang po nung Subnautica episode 14 ngayon. Kasi alam nyo naman po na every other day ako nagsa-Subnautica. So technically, nag-record na ako ngayon para susunod na araw. Meron tayo yung Subnautica. Pero yun nga, marami sa inyo ang nag-comment na, Kuya Sly, pabalik po kayo sa Aurora. Tapos sabi ko, babalik ako sa Aurora. Eh di ba galing na tayo dito at na-explore ko naman na yung buong Aurora. Yung pala, hindi ko pa pala na-explore ang buong Aurora. Meron pa pala tayong kailangan puntahan at iyon ay nandito sa may ibabaw. Tama ba? Dito nga ba yun? Meron pa daw ako hindi napupuntahan dito at dun ko daw malalaman kung paano ako makakaalis dito sa planeta na to. Asan na yun? May daanan, oh! May daanan dito! Yung pala yung sinasabi nila na may daanan dun. Oh my goodness. So dito tayo pupunta ngayon. So, teka, buksan natin yung flashlight ko. Baka may maiwanan na naman tayo dito na mahalaga. Well, buti na lang, nagdala ako ng fire extinguisher, pero salamat na rin dahil binigyan ako ng fire extinguisher, pero nagdala talaga ako. Para sure. Kaya pala weirdong-weirdo ko, bakit ka ako meron daanan sa taas, wala naman palang pa... Oh my goodness! Meron pa pala tayong mga makukuha dito. So dapat pala, kapag naglaro ulit ako ng Subnautica, dapat ini-explore tong lugar na to para hindi tayo nahirapan, eh. So feeling ko kailangan natin tanggalin tong mga nakalagay dito. So pwede ko ba itulak to? Oh, pwede. Buti na lang. So meron ditong pintuan. Oh, nakalock. So all this time, napipindot pala to. So 4 digits yung kailangan natin. So meron ba ako dito sa listahan ko? So meron ditong lab access 6483. So 6483. Hindi rin. So meron dito 2679, pero Captain's Quarter. Ano ba lugar to? Wait lang, tingnan natin. Kasi kanina may nakasulat dito, di ba? Ano yung nakasulat dito? May nakasulat eh. Cargo Bay, ah, Cargo Bay. So feeling ko hindi natin mabubuksan yan. So balikan na lang natin yan kapag nakahanap na tayo ng password. Sa pagkakaalam ko, may mga nadaanan tayo na may ganun, di ba? So kailangan pala natin lagyan ng ano yun, code. Oh my goodness, all this aray ko. So ano pa meron dito sa lugar na to? Meron ditong PDA, Notes to Self. Okay, may Notes to Self. Altera launches the Aurora. Note to self. So we are here finally in open space. We cross the galaxy to install a face gate. So use birthday weeks before we get home. Weeks it feels like before we get home. Not enough credits. Altera paying me. Cargo bay code. Ah, oh, yung cargo bay code. Oh my goodness. 1454. So maglalagay kita itong 1454. Oh, basic. So andito na tayo sa may cargo bay. At feeling ko wala naman atang items na pwedeng malut dito. So check pa rin natin para sure. Baka may maiwasan tayo. Okay, meron PDA. Transgov profile Altera Corporation. Okay. Aurora Engineer Drone. Exiting sleep mode. Loading voice recognition. Engineer Barkling and Chief Technology Officer you identified. Drone, get me a propulsion cannon. Ah, parang ano lang talaga siya, no, history. So meron ditong drive room tsaka Seamoth Bay. Ooh, so nakakakuha tayo ng Seamoth. Pero alam ko na ako, ba't bukas na to mga to? Parang galing na ako dito. Ay, nanggaling na nga ako dito. Oh my god, so it's connected, ha? All this time nakakakyat dito. So dahil na-explore na natin yun, pwede na tayong bumalik dun sa may pinakaumpisa at maghanap pa tayo ng iba pang mga lugar na pupuntahan natin. Ah, wala nang ibang daan. Sabi nyo dito ko malalaman kung paano ako makakaalis sa planeta, pero parang wala naman. Na-explore ko na lahat to eh. Kailangan ko man tanggalin yung mga ganito sa pintuan? Parang hindi naman. Ah, ito yung Captain's Quarter. Ito yung nakita ko before. Oh my goodness, meron palang ganito. Ba't hindi ko to napansin dati? Okay, so ano meron dito? Meron ditong PDA. So ano pa, may data terminal dito. Meron tayo Aurora Miniature. Uy, ayos yun ah. Uy, ano yun? Oh! Neptune Escape Rock. Oh my goodness! So legit pala, hindi nyo pala ako ini-scam. Dito pala talaga makukuha yung rocket. Ito, Neptune Escape Rocket. Ooh, so ito yung gagamitin natin. One person life support. Ooh. So sa mga codes natin, ang natitira na lang na code na hindi pa natin nagagamit ay itong lab access 64, 6483.
3. Hindi, what? Anong password dito? Ayun, ito nakita ko na, 1869. Nandito yung ano, PDA yung nasa locker room. Oh my goodness, nandito lang pala. Kailangan ko pala ikutin yung buong lugar para lang makita yung mga password ng lugar na to. So ang password dito ay 1869. Alright, ano laman ito? Ano laman ito? Ano laman ito? Okay, meron tayong first aid, meron tayong laruan. Ito may PDA pa dito, ano to? Responsible autonomous relationship. All the good things in life are commodities. So anong kailangan ko dito? Wala naman atang kwenta to eh. Una ako tayo sombrero. Pwede isuot to? Nope. Ano ba yun, di pwede isuot? So feeling ko ito ata yung lab quarters. So try natin gamitin dito yung password. Oh, ito nga yung laboratory noise. So merong wala. Merong data terminal na gagamitin natin dito. Aha. Your technology blueprints have been updated. Ooh, so meron tayong bagong blueprint, hindi ako sure. So may PDA pa dito. What can we learn from the hive mind of Strider 6? Ang dami namang mga istorya dito na walang kwenta-kwenta. So panigurado, sure naman na ako na na-explore na natin lahat, no? 100%, no? Feeling ko naman, no? Nakuha na natin yung rocket, so babalik na tayo sa base. So na-hatch na daw yung itlog na nilagay natin dito, which is itong ampule egg, at nasa na yung ampule. Ah, ito, oh my goodness. So kapag nag-hatch na sila, bakit yung itlog nandito pa din? Pero siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating Subnautica episode. Kung meron kayong gustong ipagawa sa akin, comment down below mga kabarkada, kasi syempre, malapit na tayo umalis sa planeta na to. Wala na tayong gagawin kundi gawin lang yung spaceship at umalis na sa planeta na to. Kaya kung may papagawa ka pa sa akin, comment down below mga kabarkada. Pero panigurado, yung paggawa pa lang nung spaceship na yun, nakikita ko pa lang na mahal na siya. Feeling ko marami tayong kakailanganin i-build mga kabarkada para makuha natin yung. Feeling ko magre-resource gathering pa tayo na matindi para lang magawa natin yung rocket na yun. Kaya malalaman natin yun next episode. Kaya maraming salamat sa parodyo. Hanggang sa muli. Paalam. Kasi kung titignan mo dito, sa pagkakaalam ko, dito natin yun makikita, which is itong Neptune Escape Rocket. At meron dito Neptune Launch Platform. At hindi ko alam kung saan natin nahanapin yung iba pa mga parts, pero feeling ko kailangan pa natin libutin yung Subnautica. Pero ito medyo mura pa to, pero feeling ko yung rocket mahal. So, next episode natin malalaman.